to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I greatly sin in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask, blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest.
Grant us, we pray, O Lord, our God, the constant gladness of being devoted to you. For it is full and lasting happiness to serve with constancy, the author of all that is good. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Proverbs. When one finds a worthy wife, her value is far beyond tears. Her husband entrusting his heart to her as an unfailing prize. She brings him good and not evil all the days of her life. She abstains wool and flax and works with lavish hands. She puts her hands to the distaff, and her fingers ply the spindle. She reaches out her hands to the poor, and extends her arms to the needy. Charm is deceptive and beauty fleeting. The woman who fears the Lord is to be praised. Give her a reward for her labors, and let her works praise her at the city gates. The word of the Lord. Thanks be to God. Blessed are those
A reading from the first letter of Saint Paul to the Thessalonians. Concerning times and seasons, brothers and sisters, you have no need for anything to be written to you. For you yourselves know very well that the day of the Lord will come like a thief at night. When people are saying peace and security, then sudden disaster comes from them, like labor pains upon a pregnant woman, and they will not escape. But you, brothers and sisters, are not in darkness, for the day to overtake you like a thief. For all of you are children of the light and children of the day. We are not of the night or of darkness. Therefore, let us not sleep as the rest do, but let us stay alert and sober. The word of the Lord. Thanks be to God. Jesus told his disciples this parable. A man going on a journey called in his servants and entrusted his possessions to them. To one, he gave 5 talents, to another, 2, to a third, one, to each according to his ability. Then he went away. Immediately, the one who received 5 talents went and traded with them and made another 5. Likewise, the one who received 2 made another 2. But the one who received 1 went off and dug a hole in the ground and buried his master's money. After a long time, the master of those servants came back and settled accounts with them. The one who has received 5 talents came forward, bringing the additional 5. He said, "Master, you give me 5 talents. See, I have made 5 more. His master said to him, "Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy." Then the one who received 2 talents also came forward and said, "Master, you gave me 2 talents. See, I have made 2 more. His master said to him, "Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy."
Then the one who had received the one talent came forward and said, Master, I know you were a demanding person, harvesting where you did not plant, and gathering where you did not scatter. So out of fear, I went off and buried your talent in the ground. Here it is back. His master said to him in reply, You wicked, lazy servant. So you know that I harvest where I did not plant, and gather where I did not scatter. Should you not have put my money in the bank so that I could have got it back with interest on my return? Now then, take the talent from him and give it to the one with 10. For to everyone who has, more will be given, and he will grow rich. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And throw this useless servant into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. For to everyone who has more will be given, and he will grow rich. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Kumisan, nababanggit natin yung mayaman, lalong yumayaman. Yung mahira, lalong humihira. Well, siguro magawa na katulad sa ating banal na ibanghelyo ngayon ay isa siguro sa mga kadahilanan. Kaya po, bahagi ng ating panginilay ngayon ay huwag nawa nating danasin yung kung tayo ay wala na, mawawalan pa tayo. Bagkus ay nawa makita natin yung wisdom na ibanghelyo natin ngayon sa araw na ito, na nawa ay dumimo sa ating pagkilos bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Dalawang bagay ko. Yung hamon na ipinamamanin ko sa atin ang buong may kapal. Kaya para huwag ang mahirap ay lalong maghirap. Una, ano yun? Do not fall asleep. Yun yung panawagan ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga Thessalonica, letter to the Thessalonians. Do not sleep like the rest. Ano yung kanyang amon? Be alert and sober. Kinakailangan palagi maging handa. Huwag natin inayaan na matulog. Kung isa sinasabi, natutulog na yung pera mo dyan. Natutulog na yung galing mo dyan. Hindi kayo pwedeng natutulog yung galing natin. Kinakailangan na lumago. Hindi rin basta sabihin natin na maibalik lang natin ang puhunan. Kinakailangan mayroong paglago. Kaya nga po, dito sa tatlong alipin, yung pong pangatlong alipin, ibinalik din naman yung ibinigay sa kanya noong kanyang amo, yung kanyang Panginoon. Pero pinagalitan siya. Kasi bahagi yun na kung saan makita po natin yung biyaya na ipinagaloob ng Diyos sa atin. Na gamitin natin, palaguin natin, pagyamanin natin,
ninangin natin kung ang ibinigay natin ay yung bagay na ibinigay lang din sa atin. O wala talaga tayong ibinigay na atin. Kaya ibinabalik lang namin yung ibinigay sa atin. Samantalang kapag yun ay pinalago natin, yun ang ginawa natin. Kung anong may binigay sa atin, yun ang regalo ng Diyos. Kung anong ginawa natin sa regalo ng Diyos, yun ang regalo natin sa Diyos. Kaya yun ang huwag natin kalimutan. Kinakailangan lumago. Kinakailangan tumubo. Kinakailangan na maging maayos yung ating biyaya na ipinagkaloob sa atin ng buong may kapal. Nandiyan po yung nawa ang makita namin kung ano yung galing natin, gamitin natin. Gamitin natin, hindi lang utusin para sa atin. Ngunit para sa mga tao na sa paligid natin at sa mga tao umaasa sa serbisyo natin at sa galing natin. Kasi yun po yung bahagi ng pag-ilos ng usan. Misa po kapag may nagpapabless ng mga commercial establishment, ay binibigyan natin na ibig ng pagpapahalaga natin, ito yun. Ang pakiisa natin kay Kristong Hari, kaya ano ang sabi na rito? Come, share in your master's joy. Makita po natin yung kagalakan na ipinapamanik ng buong nagapang. Pangalawa, yung tinatawag po natin paanyaya sa atin ng buong nagapang, no? Na ipinaayag nito. Well done, my good and faithful servant. Faithful, trustworthy. Napakaganda po ng imahin na ipinakita ng mabuting katiwala. Hindi katiwali, ngunit katiwala. Na ipinamanik ko doon sa unang pagbasa sa aklat ng karunungan. Ang imahin na ipinamanik ko rito ng isang matapat, trustworthy, ay inalintulad po sa isang mabuting asawa, very intimate. Nung sabi nga rito ay mapalad kapag ikaw ay merong isang tapat na asawa, mas higit na mahalaga sa mamahaling perlas. Nung unang panahon po, no, isa sa binibigyan ng pagpapahalaga. Nung una kasi 2,000 years ago, hindi pa kilala yung diamond. Ang kinikilala ay perlas. Kaya po kung makikita ninyo sa banal na kasulatan, ang simbol na ginagamit kalimitan ay perlas. That is considered priceless. Walang halaga. Walang kasing halaga. So, yun po yung panyayan ay pinapahayag sa paging tapat. Katulad ng isang mabuting asawa. Napaka-intimate. Nagunawaan niya ng mga may asawa. Pero yun yung paging tapat. At yung panyayan sa atin ang pumigapalilin, maging tapat tayo sa ganin na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. So, paano ang paparaan na para magamit natin talaga yung galing? Alam niyo, isa sa mga problema natin kapag ginamit yung galing, erin. Kumisan kasi nagugulumihanan tayo doon sa mga talents na ipinagkaloob sa atin. Lalo na yung alin, yung galing natin at yung gusto natin. Magkaiba ko kasi yun eh. Ano yung galing mo? At ano yung gusto mo? Kung isa ko, binagbibili
gusto. Ayun ang galing natin. Kumisang may mga tao, gusto nilang palaging umawit. Pero sintonado naman sila. Ay, gusto mo umawit, matindihin ang galing mo. Parang naalala mo tuloy, no? May isa akong kaibigan na sabi ang father, ano? Ay, ako'y namang problema sa alam ko. Bakit? Ay, 7 taon ako sa Carlos. Sabi ko pa, ano yun? Nagdo-doctorate? Hindi mo, father, hindi makapasa-pasa. Ano bang ginagawa? Engineering. Ay, bakit hindi mo nalang gawin mag-architect? Ay, father, parang hindi nung mat yun, eh, no? Eh baka naman ang kahit gusto lang niya kayo, ang gusto niyo kasi padre ay gumawa ng mga building, ng bahay. Sabi ko baka naman ang talo sa niya ay draftsman. Ay di gumagawa din yun ng bahay. Pero ibig sabihin, hanapin natin kasi lalong-lalong ngayon, no? Ay malaki yung ginagastos natin sa pag-aaral. Ngayon, medyo makita ko natin, oh, well, meron na tayong dating NCE. No? Ngayon, may K-12. May mga tinatawag tayong mga streams. Pero sana po, makita talaga natin kung ano yung galing natin at kung ano yung gusto natin. Yung galing natin, hindi na mapalitan yun. Yung gusto natin, pwedeng palitan yun. So, kung minsan sinasabi ng father, hindi ko gusto yung galing ko eh. Pero wala namang problema kung hindi mo gusto yung galing mo, ano? Pero, yung galing mo, ay yung gusto mo, ay pwede mong gawin outside sa trabaho mo. Na maging bahagi ng pagkilos mo, na higit mong papakinabangan yung galing na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kinakailangan maging tapat tayo doon sa galing na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi yun ang ipinagkaloob sa atin eh. Given yun. Mas maganda kung yung galing natin, yun din ang gusto natin. Pero lang natin kung minsan hindi yun. Pero sana huwag tayo magulumihanan. Huwag tayo palito. At turuan natin yung bawat isa, lalong-lalo sa mga magulang. No? Naturuan natin yung mga makabagong generasyon na hanapin nila yung kanilang galing. Hindi na yung kanilang gusto. Hindi rin kumisa yung gusto. Kumisa naman yung gusto ng mga magulang. Yun ang gusto ng magulang, hindi naman yun ang kanilang galing. Sana po ay makita. Kasi ngayon, may mga tinatawag tayong battery of tests para madetermine natin kung nasaan talaga yung ating galing. Yun, doon natin tutupan. At kapag ginamit natin yung galing na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, nagiging tapat tayo. Yun ang bahagi yun na kung saan ang magdating. Sa ibang ngayon, makita po natin namin, yung pong pangatlong alipin, ay hindi niya pinangalakal yung kanyang isang talento. Dahil sa wala siyang galing sa pangangalakal. Meron siya, no? Kaya masabi sa banal na kasunay, one is given according to his capabilities. May kanya-kanya silang galing. Yung isa lang ay one talent. Pero bakit hindi niya ginamit yun? Kasi gusto niya lamang ibaon. Yun ang kanyang gusto. Ayaw niyang gamitin. Bakit niya ginaon? Dahil sa kanyang takot. Sa takot sa kanyang amo. Ayaw niya yung kanyang pinagpaguran. Mahabihan yung kanyang amo. Hindi niya nakita yung potential na nasa kanyang harapan na hindi lamang yung amo niyang makikinabang kundi siya rin mismo. Pero yun, hanapin natin yung talagang galing natin at gamitin natin sa pinakadulo na pwede natin
sa aking kaganapan. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father, before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father, through him all things were made, for us men, for our salvation, and came down from heaven. And by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he suffered and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. In his kingdom we have glory. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and loved by God, who was spoken of the prophets. I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I confess my baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead, and the life of the world to come. Amen. Let us pray to the Father that he may learn to prepare for his Son's coming by using well our gifts and every good opportunity, so that our lives will yield a rich increase of love for the benefit of his glory. With confidence, Lord, listen to our prayer. Lord, listen to our prayer. May the church, the people of God, be enlightened and sanctified by God's wisdom so that they may use well their talents and gifts for the building up of the church, we pray. Lord, listen to our prayer. May political and civil leaders as well as policemen use their talents and power to defend the life of the innocent and to render justice to victims of terrorism and violence, we pray. Lord, listen to our prayer. May all workers here and abroad who are experiencing difficulties and struggles in their works be comforted by the love and care of their loved ones and their community, we pray. Lord, listen to our prayer. Like the industrious and reliable servants of the gospel, may our people appreciate hard and honest work as means to build their lives and their future, we pray. Lord, listen to our prayer. May women take with honor their rightful place in the church and in the world. May their industriousness, charity, and gentleness fill homes with warmth, we pray. Lord, listen to our prayer. Grant our obligations, O Father, and strengthen us to live as your faithful servants, ever mindful of your goodness and gifts to us. Through Christ our Lord. Amen.
Pray, brethren, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and for the good of all his holy church. Grant, O Lord, we pray that we offer in the sight of your majesty, may obtain for us the grace of being devoted to you, and gain us the prize of everlasting happiness, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Keep up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. For we know it belongs to your boundless glory that you came to the aid of mortal beings with your divinity and even passion for us a remedy out of mortality itself, that the cause of our downfall might become the means of our salvation. Through Christ our Lord, through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise, as we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew falls, and it will become for us the body and blood.